Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi naman mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Magandang hapon, Robin Palilla! Gusto ko lang po magbigay ng komentaryo regarding sa kanyang naging pahayag dito sa naging viral na resort, particular nga sa lugar ng Chocolate Hills, na kung saan pinapalibutan ng Chocolate Hills ang nasabing resort na ipinatayo ho, mga ka-action. Eto naman po, sobrang sablay at palpak na pagpapaliwanag ni Robin Padilla. Ito yung sinasabi natin na patagal na patagal, lalo naman hindi natin maintindihan ang pag-iisip ng isang senador na ito. Bago po tayo magpatuloy at bago natin ipaliwanag ng ating abot na makakaya dito kay Robin Padilla, panoorin po muna natin ang naging payag niya. Una, medyo naguluhan ako doon. Kasi hindi man ako pwedeng magsabi ng against ako o hindi, ah. Kasi siyempre gusto ko madinig muna yung mga tiga Bohol. Pero isa lang ang masasabi ko, naguluhan ako. Kasi nakakatawa naman yun, parang... Kasi ang ganda kasi ma-preserve yun, eh, di ba? Kasi para sa akin, reserve, ano yun, eh? Reserve area yun. Di ba? Parang karoon ng swimming pool, parang hirap imaginein, boss. Pero siyempre, kailangan natin pakinggan yung mga tiga-Bohol, lugar nila yun. Eh. Di ba? Pag narinig natin sila, oh, baka okay naman yung explanation nila, gusto ko lang malaman nila na very strange. Magkaroon ng swimming pool. Sana man lang, nag-iilog man lang yun, oh, ano, wag naman yung gano'n. Nag-forward ako eh, kay Ma'am Nancy eh. Sayang sa tourism. So, sana magkaroon ng pagdinig. Kasi kailangan natin madinig kung ano yung mga tiga-Bohol. Kasi sila nag-approve nun eh. Inuupaka na nga yung mga barangay captain, kawawa din. Pakinggan natin sila. O wala pa akong nabalitaan. Ah, gano'n, yun. Beautiful. Ako. So yun na ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin si Robin Padilla. Tinawag niya pa na strange ang lugar. So ibig sabihin, strange din ang utak mo or ang pag-iisip mo. Mawalang galang na po sa iyo, Robin Padilla. Okay. Sabi niya, pakinggan ang mga taga-Bohol. Ang tanong, kagustuhan ba ng lahat ng populasyon ng Bohol ang nasabing proyekto? Sinit Robin Padilla. Noong 1987, ha, makinig ka. Noong 1987, idiniklara yan under proclamation 1037 at ang presidente noon ay si Fidel Ramos, na kung saan ay pinoprotektahan ang nasabing lugar o area, Mr. Robin Padilla, na kung saan pinagbabawal ang magtayo ng mga ini infrastruktura dyan sa area na yan. Dahil yan ay hindi pang business. This is not business enterprise. Gaya ng sinasabi mo na magandang tourist spot o tourism. Diba? Alam mo, huwag niyong pakinggan ang taga-Bohol dahil mismo ang mga population ng Bohol ay hindi rin alam ang nasabing ano na yan. I think ang iilan dyan alam. Diba? Ang may gusto niyan, ang isa sa mga nasa gobyerno ang may alam dyan at kumikita. Diba? O anong nangyari si Nit Robin Padilla na ipasara na agad? Tapos gugustuhin mo pang pandinig. Hindi ko alam, Mr. Robin Padilla, kung nasaan ang pagtakbo ng utak mo.
kung nagbasa ka ba sa nasabing proclamation under 1037. Di ba? Ito yung sinasabi nga natin mga ka-action, mga kakamteng. Hindi naman tayo nagmamagaling eh. Di ba? Pero nakakainis, no? Nakakainis talaga na may ganito tayong senador na basta-basta lang kay napiyok na napiyok o piyak na piyak sa social media o sa mga interview na hindi mo na inaalam ang lahat. Di ba? Nakakahiya naman ikaw, Robin Padilla. Kaya tama lang ang panawagan po sa inyo. Maawa ka na po. Ha? Mag-resign ka na. Total, nagmukha ka ng walang kasilbi-silbi dyan. Oo, di ba? Mukhang walang kasilbi-silbi. Lahat ng mga suggestion mo, puro palpak. Puro sablay. Di ba? E kung binasa mo sana ang nakasaad, o ito po, oh, para patunayan natin may resibo tayo sa sinasabi ko. Ah! Ayan, nakikita mo yan? Hala, basahin mo yan. Ayan ha, under proclamation 1037. Oh, ayan, basahin mo yan. Nang sa ganun, matuto ka rin magbasa ng batas. Di ba? Ewan ko lang sa'yo, Robin Padilla, kung, sus, Diyos ko po, mag-resign ka na siguro, oy, sus, hindi ka na ba na talaga nahiya sa sarili mo na panay ka na lang binabanata ng mga nites, eh? Di ba? Mag-resign ka na lang. Kasi yung, ano mo, una-una, yung mga banat mo, puro sablay. Pagdating kay Kibuloy, doon ka kay Kibuloy pumapanig. Na imbis papanigan mo o pakinggan mo lang naman sana ang side by side. Yung tinatawag natin na to be fair. Pero niminsan, hindi namin nakita yung salitang to be fair dyan sa'yo, Mr. Robin Padilla. Tapos sabay kang babanat dito. Strange. Okay. Strange din ang pag-iisip mo. Diba? Oh, kakaiba daw. Ewan ko lang sa inyo. So, bahala na kayo mag-suggest dyan. Basta kay pinaliwanag ko na dito ang aking abot makakaya. Gin-share ko lang ho sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.